Hi, kamusta tayo? Kamusta tayo? Marami ba kayo natutunan tungkol kay Almighty Father? Nagbabasa na ba tayo ng Bible, yung Old Testament, tsaka New Testament? Dati, ang sinasabi ko, New Testament. Pati Old Testament, kasi doon natin makikilala si Almighty Father. Yung, at saka, doon din natin makikita yung history ng mundo, ng humanity. Alam niyo yun, di ba? Doon din natin makikita yung history ng humanity. May mga tanong kayo na bakit may mga ganong bagay na nangyayari sa mga tao na hindi nila... kwento ko na, no? Balik tayo muna kay Noah. Balik muna tayo kay Noah, ha? Tinantalan ko muna si Eva at si Adan. So, balik muna tayo kay Noah. Iba ang tatlong anak niya, si Japheth, si Ham, tsaka si Shem. Si Shem, sa kanya galing yung mga Shemites, no? So, pag nagsalita ka ng against sa mga Jews or sa mga lineage ni Abraham, anti-Semitic ka, parang ganun, sasabihan ka ng ganun, di ba? Kaya Semitic is galing sa word na Shem, Shemites, ganun. Pati yung mga, ano, yung mga nasa mga Middle East na country, ano rin sila, under din sila ni lineage ni Shem. Kasi, yung mga nasa Arab countries, anak sila ni, ano, ni Abraham. Diba si Ishmael? Kaya nakita ko dito sa YouTube, nanonood ako, eh, no? Hinaharap nila yung well na ginawa, yung well, yung balon na ginawa ni Abraham. Ang nakalagay dito sa balon na ginawa ni Abraham, nagtataka yung, ano, yung sa YouTube, bakit, ano, imbis na ang salita ay Jew na nakalagay na ang iba ang nakapangalan na gumawa ng well na yon. Nakalagay sa pangalan na ng religion ng mga Arabs. Kasi nga ang tatay ng mga Arabs si Abraham din. So hindi naisip nung host sa YouTube o yung nagsasabi sa YouTube na bakit nakapangalan sa mga Arabs yung well na yun. Hindi na naisip na kaya nakapangalan sa Arab, yung Arabian ng word na nakalagay, nakalagay is Muhammad. Kaya nakalagay yun kasi nga, ang tatay ng mga Arabs, si Abraham. So, ang tawag nila kay Abraham is, nakalagay din Muhammad eh. So, siguro baka tawag din na kay Abraham is Muhammad kasi nga, lineage sila ni Abraham. So, di si Shem yun, di ba? Ngayon naman itong si Ham, yung nagkasala doon kay Noah. Hamites naman siya, di ba? Ham naman ang pangalan niya. So, Hamites, yung lineage niya. So, yung lineage ni Hamites, binigyan din siya ng lupain, di ba? Hati-hati kasi silang tatlo. Tapos si Japheth din, may lugar din siya, si Japheth. Ngayon, ang tao may skull, di ba? Ang tao may skull, may bungo. So, natitrace ng mga tao kung ano ang anong lineage ng tao. Okay? Or race. Kasi ay, baka ayaw niyo magsalita ng word na race. Ha? Kasi tinatanggal na sa ano yun, no? Sa tinatanggal na sa ayaw nila. Tinatanggal yung word na yon. Bakit gano'n? Ang dami mga words na hindi na pwedeng gamitin. Kasi masyadong mga sensitive ang mga tao ngayon, nati-trigger sila. Pero pagdating naman sa kasalanan, okay sa kanila, di ba? Yung mga naguhubad sa internet, okay naman sa... Pero yung mga words na mga... Hindi naman... hindi naman masyadong ano eh. Masyadong nati-trigger sila. Ba't gano'n? Anyways... yung race, di ba binanggit ko na dati, tatlo ang klase ng skull. So, yung tatlong klase ng skull na yun, galing yun sa mga anak ni Noah. Okay. Yung skull ng
ni Japheth, ang tawag doon, Caucasoid, ng mga Caucasians. So, iba ang korte ng skull nila. So, ang tawag naman sa mga, sa skull ni Japheth, Mongoloid. Ang hindi yung Down syndrome, kundi kaya Mongoloid, is kasi ang ano nun, is Mongolia. So, iba rin ang shape ng skull ng mga galing Mongolia or Mongoloid. At iba rin ang shape ng skull ng mga Hamites na ang skull nila is Negroid. Naintindihan niyo? Kaya ngayon alam na natin kung bakit magkakaiba ang mga kulay natin. So si Japheth ay ano siya? Yung Japanese, Chinese, ganun, Korean, mga ganun ang kulay, ha? Ganun ang itsura. Ngayon, etong si Shem naman, ang itsura naman niya is Caucasian, pero hindi masyado. Pero yung ano niya, yung skull niya is Caucasian, kaya Caucasoid siya. Okay? Ngayon, ang skull naman ng korte ng skull ni Ham is Negroid. Huwag kayong magagalit, no? Kaya kung ititingnan nyo, okay? Ano ang sabi ni Noah? Na si Ham magiging slave ni... Sino magiging slave? Ni Shem. Si Ham magiging slave. Yung mga anak ni Ham magiging slave ni Shem. Tapos, etong si Japheth naman, titira ang mga tao na ang mga slaves sa lupain ni Japheth. Basahin ulit natin, ha? Saan na bang ano yun? Verse. Kasi di ba, magiging slave yung Ham, yung mga lineage ni Ham. Tapos, etong si, yung lineage ni Shem, pagpapalain, magiging slave niya si Ham, yung mga, Shem. Tapos, itong si Japheth naman, titira naman yung mga lineage ni Ham sa lupain ni Japheth. Nakikita niyo na? Ha? Nakikita niyo ba yung gusto kong sabihin? Dahil nga nakita niya, may nakita si Ham, pinagtawanan niya yung tatay niya, itinismis niya sa dalawa niyang kapatid. Okay? Huwag magagalit yung mga baka may magalit sa inyo. So, yung curse na ginawa ni Noah, hindi kasalanan ni God yon. At hindi rin kasalanan ni Noah. Sino may kasalanan doon? Sino ang nagkasala doon? Si Ham. Na up to now, na-experience pa rin natin yon. Naintindihan nyo? Ito, ulit ko ha. Kasi bunso na anak niya si Ham. Sabi niya, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves. He will be to his brothers." So magiging slave si Canaan. Kasi si Canaan, anak niya, si Ham, anak niya si Canaan. Okay? So hindi niya inano si Ham kasi anak niya yun. So yung apo niya, inano niya, pinangalan niya si Canaan. And he also said, "Worthy of praise is the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem. May God enlarge Japheth's territory and numbers. May he live in the tents of Shem. And may Canaan be the slave of Japheth." May God, ito naman, di ba si Japheth, Japanese, Korean, Chinese, ano pa ba? Basta yung mga yellow skin, okay? So, yung mga Mongoloid, hindi ko siya sabing Mongoloid ng Down syndrome, ha? Yung lineage, gano'n. Yun ang tawag, eh, sa skull, okay?
Nakalagay ito, may God enlarge Japheth's territory and numbers. So, ang dami, di ba? Yung si Japheth. Madami ang anak. So, sino ba yung mga anak ni Japheth? Yung, Chinese, Korean, Japanese. Okay? Tayo? San tayo? San tayo kasali? Mamaya, andali muna. Parang ikausap ako. Ako na naman mag-isa rito. Ito. And may he live in the tents of Shem. And may Canaan be the slave of Japheth. So, nakikita din yung first world country. Isa nangunguna doon, yung mga, aminin man natin o sa hindi, ha? Yung sa totoo lang tayo, yung mga country na nasa bandang itaas, mga tao doon, white skin, ibang kulay ng skin nila. Tapos yung skull nila is Caucasoid. Okay? So yun, kasali ron yung kay Shem. So yun yung kay Shem. Ngayon naman, itong si Japheth naman, yung territory niya lalaki daw at yung numbers niya lalaki. Lalawak ang numbers. Kaya ang daming anak ni Japheth, di ba? Hanggang ngayon. O si Canaan naman, be the slave of Japheth. Saan tayo ngayon papasok dito? Ang unang tumira dito sa Philippines na mga ancestor natin dito sa Philippines is mga Negritos. Okay? So yung mga nasa ibaba na banda, okay? Medyo dark skin, hindi lang medyo, yung dark skin talaga, di ba? Ang natural na kulay natin. Kaso, nito lang, nagkaroon tayo ng, nag-merge-merge na tayo ng mga lahi, kaya nag-iiba-iba na yung kulay natin. Pero, yung original nun, is gano'n na iba-iba ang kulay. So, yung mga nasa Egypt, Sudan, yung mga country na gano'n, dark skin sila. Sa Africa, dun banda yon, lineage ni Canaan, ni Ham. So, naiintindihan nyo na ngayon. Ngayon tayo, Filipino tayo, di ba? Filipino ba kayo? Halo-halo na ang lahi natin. May, ano tayo, may Chinese na tayo, may Spanish na tayo. Kaya, iba-iba yung kulay natin, di ba? Pero yung country natin is a third world country. Susakop tayo nung kay Canaan, the slave of Japheth. Kaya napapansin nyo, aminin man natin sa inyo, nagtatrabaho tayo sa kanino? Kaya huwag tayong magalit, no? Minsan nagagalit, ay, ba't mayayaman yung mga yan? Nagagalit kasi eh. Yung iba, slave, ba't kami naging slave nito? Ginawa nyo kami slave. Hindi kasalanan ng mga tao, kundi nasa Bible. Lahat ng sagot nasa Bible. Na kay Almighty Father. Pinagdudusahan natin yung kasalanan ng mga ninuno natin. Kasi gawa nga ni Ham, pinagtawanan niya yung tatay niya. Kung ano man ang ginawa niya, na bakit ganoon ang galit ni Noah kay Ham. Kaya hanggang ngayon, di ba, mayayaman na, gusto ko, naiintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin? Mayayaman ang country na mga European countries, no? Mayayaman, di ba? Tapos, itong mga Japanese, Chinese, Koreans, ano sila, yung mga lupain naman nila, sa kanila naman tayo nakatira at sa kanila tayo nagtatrabaho. Kasi, andito sa Bible, dahil nga kay Ham, dahil ito ang sinabi ni Noah. Kaya umi-effect pa rin
Yung sinabi ni Noah sa mga anak niya. So yung mga Egyptians, dark-skinned sila. Yung sa yung country sa Africa, dark-skinned sila. Under sila ni Canaan. Tayo, under din tayo ni Canaan, yung original na Filipino. Kaya yung country natin, nasasakop, di ba sila, nasasakop tayo ng ibang bansa, nagtatrabaho tayo sa ibang bansa din, nagtatrabaho. Actually, yung slave, di ba, parang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa dahil hindi naman ating country yon, or hindi naman, nagtatrabaho tayo under sa kanila, okay? Naintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin? Kaya ganun, dahil nandito sa Bible yon. Effective pa rin yung sinabi ni Noah tungkol sa mga anak niya hanggang ngayon. Actually, nakakalungkot, di ba? Nalulungkot ako na pinagdudusahan din natin yung kasalanan ng isang tao. Damay-damay. Damay-damay tayo. Kaya kasi magkakapatid tayong lahat, damay-damay tayo. Kaya di ba sabi ni Almighty Father, magmahalan tayo. Kasi damay-damay nga tayo eh. Yung mga nasa Southeast Asia, mga country, mga dark skin, di ba mga dark skin din yung iba nating mga kapitbahay na country. Under din yun kay, Canaan. Pero yung, kasi nga, dahil nga tatlong klaseng skull lang yun, ano, ang napag-aralan ngayon, napag-study ngayon na nag-iiba, nade-develop, okay? Pero ang pinanggalingan ng tatlong skull is tatlo lang. May nagsasabi na, o bakit ganyan? E bakit ilalagay mo sa ganong skull? Ano yan? Racism yan? Gaganon yung... May ganon kasi nagagalit. May nagagalit na scientist. Bakit ganyan mo ilalagay yan? Racism yan. Pero yung isang scientist naman, para talaga matukoy kung sino yung tao na yon, ginamit pa rin niya yung dating natutunan niya na ibinabase lang niya sa tatlong klase ng skull. At dahil doon, nakukuha pa rin niya yung tama. Kasi kahit balibalik na rin man natin ang mundo, balibalik na rin man natin ang katotohanan, tanggalin natin ang mga words, balutin natin ang words sa magaganda, gano'n. Yung pa rin eh, lalabas pa rin ang totoo. Naiintindihan niyo ba? Kasi yung iba gusto palitan ng words, masakit. Oo, masakit. Hindi din kayong nasasaktan, ako din. Masakit, no? Pero, kung hindi natin tatanggapin yun, yung masakit na nasaktan na tayo, hindi natin tatanggap yun, ibig sabihin, nagyayabang tayo kay Almighty Father. Aminin natin, oh Lord, masakit Lord, pero tanggap namin Lord, kung baba po kami sa inyo. Ganon, dapat. Hindi tanggap natin ang word na yan para hindi tayo masaktan, para may pride pa rin tayo, magtaas pa rin ang tingin sa atin ng tao. Hindi ganon. Kasi ang gusto ni Almighty Father, ipapakumbaba tayo. Okay? So, alam niyo na ngayon na yung tatlong klase ng skull at kung saan galing at kung bakit may country na mayaman, may country na madaming mga anak sila, no? At may country na third world country na kahit anong gawin natin sa third world country pa rin tayo. Kasi nga, dahil nga sa sinabi ni Noah. Okay? Actually, pinapaintindi sa akin ni Almighty Father kung ba't nakikita ko. Kasi, una tinignan ko, ba't ganun? Tapos, so, na-conclude ko na. Tapos, nung nag-check ako,
ibang pagkakaintindi naman dun sa ibang mga ano, sa ibang mga say, may ganun din sila, okay? May ganun din sila, pero ibang pagkakaintindi nila. Dahil tayo, naniniwala tayo sa Bible, at tatlong klaseng skull lang, dun lang ang major skulls, ito na yon. At kaya naghihirap, may mga bansang mahihirap, may bansang hindi mahirap, may bansang magtatrabaho tayo para sa kanila, may bansang sila may-ari ng mga lupain natin, sila sumasakop ng lupain natin, no? Ngayon, baka magtataka kayo, eh, paano naman yung Australia? Di ba, Caucasian sa mga katakatira, mga white? Yung mga matagal na nakatira sa Australia, yung mga unang nakatira sa Australia, mga aborigines yon, sakop din yon ng ano ni Canaan, ng mga lahi ni Canaan. Pero magtataka kayo, bakit napunta doon yung mga Caucasian, di ba, sa Australia? Napunta rin ang Caucasian sa mga Australia. Ang napunta siya, yung mga British, sinakop nila yung Australia. Doon nila dinala, o wag na naman kayo magagalit. Okay? Kaya nagkaroon ng whites sa Australia. Yung mga ayaw ng mga British na tumira sa kanila na may crime, na hindi natin alam kung yung crime yung kung may crime ba talaga o hindi. Pero, yun ang sinasabi ng ano ng mga British na inilipat nila sa Australia, itinapon nila sa Australia. O, wag kayong magagalit. Kahit itinignan nyo sa history. Tatay ko pa nang kuyanto sa akin, hindi ako mabobo. Hindi ako niniwala sa tatay ko. Tatay ko pa rin nagkuyanto sa akin, talaga ganun ba yun? Kaya nagkaroon ng tao sa Australia. So, noon pa alam ko na ganun. Pero wag natin na i-judge, no, yung mga ay kaya pala ganyan. Hindi. Kundi may way si Almighty Father na may way siya para sa ikabubuti ng lahat. Okay? Ngayon, bakit naghihirap naman yung mga third world country? At test natin to. Ito ang test sa atin. Dahil nga nagkasala si Ham. Ito ang test sa atin. And at the same time, malalaman ni Almighty Father kung sino kanino ang kanya. Hinayaan niya. Kasi noong time na yun, mahalaman ni Almighty Father si Noah. Kasi si Noah lang ang faithful sa kanya. Kaya yung sinabi ni Noah na yun, hanggang ngayon effective pa rin. Pero dahil may eroplano na tayo, lumilipat-lipat na tayo sa ibang lugar, di ba? Yung mayaman na rin yung ibang mga iba-ibang mga lahi, gano'n. So, okay na kayo. Hindi na kayo magagalit, no? magandang bansa na rin Australia, kaya huwag kayo magagalit, no? Pero yung history nun is ganito. Okay? Pare-pareho naman tayo ng pinagdadaanan eh, hindi nyo ba alam? Mahirap talagang buhay. Kahit sabi mong mayamang bansa yan, di ba yung mga mayayamang bansa, anong ginagawa rin ng mga mayayamang bansa? May mga nagsisuicide din. Nahihirapan din sila. May mga ano rin doon, may mga homeless. Gaya nung napanood ko dito sa YouTube din, Japan naman siya. Ang ginagawa nila, naglalaya sila, tapos hindi na sila ipapakita sa pamilya nila kasi nahihirapan din sila sa buhay. Mahirap talaga ang buhay. Kahit saan lugar ka magpunta, mahirap ang buhay. Yung, yung dati ng classmate, no? Di ba isa si Joy, ito si Grace. At dati tinext niya ako, sabi niya, ang text niya sa akin, imbis na kamusta ka na, ang sabi niya sa akin, how's life treating you? Nagulat ako. Yung parang small talk niya, how's life treating you? Eh, dahil gusto kong, how's life treating you daw? Eto, bugbog sarado ako ng pabuhay. Kasi mahirap talaga ang buhay, di ba? Kahit yung mga mayayaman, nahihirapan din sila. Hindi nyo lang alam.
Tapos sasabihin nyo, hindi, nahihirapan sila, pero mas maganda naman nahihirapan sila, tapos nakasakay sa kotse habang nahihirapan sila, di ba? Magaganda yung kotse nila habang nahihirapan sila. Ganon, gusto nyo. May mga nagpapakamatay, may mga nagsisuicide. Talagang ganun talaga. Dahil, hindi lang material things, kundi ang fulfillment is puso natin. Sino lang ang makakapuno ng sa puso natin? Sino lang ang makakapag-feel ng gaya nga sinasabi ko dati, may void tayo sa puso natin. Sino lang makaka feel noon? Yung si Almighty Father, si Jesus Christ, saka ang Holy Spirit. Sino lang, paano lang tayo masasatisfy? No? Kasi hindi tayo satisfied sa buhay natin. So paano tayo masasatisfy? Masasatisfy tayo pag nalaman na natin kung anong treasure natin. Yung treasure natin si Jesus Christ. Si Almighty Father at Holy Spirit. Siya lang treasure natin. Kaya masasatisfy tayo. Alam natin na yung ginagawa natin dito sa lupa is may patutunguhan. Alam natin na pag nagmamahal tayo sa kapwa tayo natin, kahit hindi na tayo nirerespeto o inaaway nila tayo, alam natin dahil meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin at alam natin na hindi tayo pababayaan. Oh, hindi pa tayo nag-umpisa. Hindi pa tayo nag-umpisa, ha? Ikinento ko lang sa inyo. Na kahit saang bansa, di ba kahit Japan, alam, naglaya siya tapos naging homeless. May homeless din sa ibang bansa, okay? Sa Pilipinas, may homeless ba? Konti lang, mga ano, no? Pero kasi, may mga bahay yung mga tao dito sa Pilipinas. Masasaya nga yung tao dito sa Pilipinas, di ba? Asa na nga tayo? Small talk yun, ha? Pero kalahating oras agad. Asa tayo sa Romans 13 tayo, ha? Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. So ito yung tungkol sa government. Lahat ng authority ng isang country, it's appointed by God. Aminin man ng country na yon o hindi. Wala mang Diyos ang country na yon o hindi. Hindi man nila kilalanin si Almighty Father na Diyos nila. Si Almighty Father pa rin ang nagtatag ng government sa lugar na yon. Paano ngayon, baka sabihin nyo, bakit, paano eh, salbahe yung government na yun, paano yung mga Christian doon? Yun naman ang test sa ibang mga Christian, kung paano nila ma-overcome yun, na kahit nandun sila sa lugar na yon, paano nila mapaglagkaran at mapapasaya si Almighty Father. Kaya kanya-kanya nga tayo ng, ano, diba, ng ano sa buhay, ng test. Sana lang ma-identify natin kung ano yung test na yon. Na-identify kayo ba? Ano bang na-identify niyo na test sa inyo? Dahil iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Baka sasabihin niyo, ang sama naman ni Almighty Father, ba't tayo binibigyan ng test? Para malaman kung sino karapat-dapat na makasama niya sa langit, na maghari, na kasama ni Jesus Christ. Kasi mahirap, okay? Mahirap ang gagawin dahil kung ito nga si Lucifer, di ba? Naging mayabang siya, ayaw na ni Almighty Father mangyari yon. Kaya dito pa lang, gusto niya malaman kung kanino yung kanya, kung sino ang magiging faithful sa kanya, kahit hirap na tayo sa buhay. Dahil, hindi siya magkukulang ng kung talagang mahal natin si Almighty Father, tumutulong at sumusunod tayo sa lakad niya, siya ang gagabay sa atin. Paano mangyayari yun? Dahil may pananampalataya tayo kay Almighty Father. Hindi na natin siya nakikita. Oo, hindi natin siya nakikita. Paano natin, kaya nga faith ang tawag dun eh. Pero, paano mo alam na may Diyos? May mga milagro pa rin na nangyayari sa buhay natin. Hindi nyo ba naiisip na may milagro pa rin sa buhay natin na nangyayari?
dahil follower tayo ni Christ, nasa sa atin ng Holy Spirit, nakakausap natin si Almighty Father, si Jesus Christ. Nakakausap niya ba si Jesus Christ at si Almighty Father? Kasi kung sinasabi natin na Christian kami follower, makakausap mo si Almighty Father. Alam mo ang gusto niyang gawin. Alam mo ang gusto niyang ipagawa sa'yo. Alam mo kung ano ang purpose mo sa buhay. Alam mo kung paano ka lalakad ng para sa kanyang kaluwalhatian. So yung government natin, huwag tayong, alam niyo ba yun? Kasi minsan sa ibang mga organization, sinasabi ito na, yung government natin, mag-ganyan tayo, mag-rally tayo, ganyan-ganan. Ayaw ni Almighty Father ng rally. Yung nagsasalita ka ng masama sa government, ayaw ni Almighty Father yun. Alam niyo kung bakit? Ganun ang ginawa kasi ni Lucifer. Nagsalita siya ng masama, nag-a-clash siya, nag-rally siya, nag-kudeta siya sa langit. Ganun ang ginawa ni Lucifer. Kaya ayaw ni Almighty Father ng ganun. Gusto ni Almighty Father magpasakop tayo sa kanya. At magpasakop tayo sa government na siya ang nagtatag. Akala kasi ng ibang mga, yung mga tao, no? Ay, ako nagtatag ng government. Hindi, lahat ng government, si Almighty Father nagtatag. Ngayon, yung mga taong pinili niya, malalaman ngayon kung paano niya ma-overcome yun, yung kahirapan na yun, yung struggle na yun. Doon ngayon, papasok si Almighty Father na, andito ako, sundin mo lang ang ipapagawa ko. So, ganun, naiintindihan niya ba yung gusto kong paliwanag? Oh, baka sasabihin na, hindi, yung mga, ato, yung mga otoridad, yung mga official, mga ganyan-ganyan. Sumunod lang tayo, okay? Tapos, anong gagawin natin? Ibibigay natin kay Almighty Father yung mga hinaing natin. Okay? Ibibigay natin, i-surrender natin kay Almighty Father. At si Almighty Father ang gagawa ng paraan kung paano, kung ano ang mangyayari. Pero huwag mo sabihin, Lord, yung government namin, ha, yung mga official dyan, yung mga otoridad dyan, ano yun mo, ganun-ganun, huwag. Kasi, pag ginawa mo yun, hindi ka na iba sa mga kanila. Naintindihan mo? Pag ginawa natin yun, sa mga taong gumagawa ng masama sa atin, yung ayaw natin, hindi na tayo naging iba sa kanila. So, paano ba tayo magiging iba? Magiging follower tayo ni Christ, hindi tayo gagawa ng mga ganung bagay, hindi tayo nagsasalita ng mga ganung bagay. Wala pa tayo sa, isang verse pa lang yun. Therefore, whoever resists the authority, resists the ordinance of God. And those who resist will bring judgment on themselves. Kasi kaya may authority para magkaroon ng order. Hindi order na pagkain. Ang tatawa kasi, nanawaan na ako, puro order. Para magkaroon ng order dito sa mundo. Kasi pag walang order, magulo, lalong magulo. Okay? Kaya nga dito sa Old Testament, may ginawang law si Almighty Father. Nabasa niyo sa Old Testament yung mga law na ginawa ni Almighty Father, di ba? Kaya may law para magkaroon order, para magkaroon tayo ng respect. Matuto tayong rumespeto. Matuto tayo na akuin yung mga responsibility natin. Yung responsable tayo sa ganun, ba't nagkagano'n, responsable ka eh. O bakit may mga ganyan, maging responsible tayo sa mga actions natin. At saka, accountability, sinulat ko na, accountability, dapat maging accountable tayo, bawat kilos natin, accountable tayo, dahil tayo mismo ang gumagawa ng mga bagay na yon. Na huwag natin isisi sa ibang tao. Naiintindihan nyo? Kaya hanggang ngayon, yung tungkol naman kay sa mga anak ni Noah, no?
hanggang ngayon, ano pa rin tayo? Accountable pa rin tayo sa ginawa ng ni Ham. Nalungkot nga ako, ay, bakit ganun? Hindi ko pwedeng sa ibang ano ko, sa ibang anak ako kay Japheth o kaya kay kay Japheth o kay Shem. Buti naman, nalahian na rin tayo. Buti naman may ganun. May lahi na rin tayong Japheth at may lahi na rin tayong Shem. Paano yung iba wala pang lahi? Baka magalit. Huwag kayo magagalit. Kasi yun na nasa Bible. At yun yung totoo eh. Rulers are not heir to good works. So, di ba yung mga rulers, pag gumagawa ka ng tama na ayon sa paningin nila, okay naman sila, di ba? Kahit sa ibang country na hindi kinikilala si Almighty Father. Naintindihan nyo? But to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. So yung mga magnanakaw, ganun, yung mga pumapatay ng tao. Kahit naman sa country na hindi kinilala sa Almighty Father, may mga ganun din sila na law. Therefore, you must be subject not only because of wrath, but also for conscience's sake. For because of this, you also pay taxes, for they are God's ministers attending continually to this very thing. Render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. Respeto natin, i-honor natin. Yung may mga reklamo tungkol sa mga ano, sa mga otoridad dito sa Pilipinas, maraming reklamo, no? Ibibigay natin kay Almighty Father lahat yun. Sabi niya, hindi ako tinulungan ng mga ganun. Ganun ang ginawa ng ano yun. Iba may mga ganun sa news. Gusto niya pa pangiting ko? Baka alam niyo na, no? Ito ko sa mga otoridad natin sa Philippines. Pero kung gagawa ka naman ng tama, hindi ka naman nila ano yun. Pero minsan, hindi ka nila tinutulungan. Kung hindi ka nila tulungan, bibigay mo kay Almighty Father. Pag nakagawa sila ng mali sa'yo, ibigay mo kay Almighty Father yun. Sasabi mo kay Almighty Father, magsumbong tayo sa tatay natin. Tatay, yung binigay mo ng authority dito sa lugar namin, yung nilapitan ko, ano, ganyan ang ginawa niya, isusumbong natin. Hindi tayo ang sa mga tao niyo, kundi isusumbong natin sa tatay natin. Kaya yung mga mano dyan, susumuha kayo sa tatay ko kay Almighty Father. Owe no one anything except to love one another. Pero, excuse me, hindi ko sinusubong para i-ano kayo, no? Para saan, hindi. Susumuha ko, Lord, ganun ang ginawa sa akin, pero ibibigay ko siya sa inyo, pero pagpalaan niyo po sila, ganun. Pero hindi reverse psychology, ha? Kundi, para matuto po sila, Lord, mag-iba po sila ng kanilang pananaw sa buhay, maiba ang kanilang puso. Maging honest sila. Ganon. Ituloy natin. Verse 8. Owe no one except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, all are summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as you love yourself.
So, kung mahal natin ang sarili natin, ganun din ang pagmamahal na bibigyan sa ating mga kapwa-tao. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Puro pagmamahal lang yung pag-ibig natin. Kahit ganun ang ginagawa sa atin ng mga government, otoridad, mahalin pa rin natin sila at ipag-pray natin na mabago rin sila at makilala rin nila sa Almighty Father. And do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So yung mga kasamaan na gaganti ka, tanggalin natin yun, kundi ipakita natin yung pagmamahal at yung suot natin yung armor of light. Makita sa atin ang liwanag ni Almighty Father ng mga tao, ng mga authority, at ng kusin ng mga kapit ng mga kapwa-tao natin. Makita yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Tayo maging ilaw. Maging kakaiba tayo. Maging iba tayo. Huwag tayo maging matakot maging iba. Dahil adak tayo ni Almighty Father. Ipakita natin sa kanila. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness. O huwag daw tayo laging papakasaya, no? Yung puro party-party, tsaka yung naglalasing-lasing. Huwag daw ganun. Not in lewdness. Huwag yung sa mga malalaswa, tsaka puro sa mga flesh. Okay? Not in strife and envy. Huwag tayo mag-ingitan at huwag tayo mag-away-away. Let us walk properly as in the day, not in revelry, yung nagpapakalunod sa kasiyahan. Tapos pag nalunod sa kasiyahan, naglalasing-lasing na, tapos nakalimot na, tapos naging malaswa na, tapos kung sino-sino na ang yung flesh mo na ang namayan, hindi na yung totoo mong pagkatao, kundi yung flesh na yung alam niyo, lost na ng namayani, no? At saka, yung away at inggitan. Huwag ganon. Okay? But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. So, ipapakita natin si Jesus Christ sa buhay natin. Tayo maging ilaw. Sa government, kung may problema tayo sa government, tayo maging ilaw. Huwag tayo mag-rally, huwag natin awayin yung mga otoridad, huwag ganun. Kundi ang gagawin natin is pag-pray natin sila, ibibigyan sila ko Almighty Father, na pagpalain sila para maiba din sila, para makita nila ang kapangyarihan ng Almighty Father at lumapit din sila kay Jesus Christ. Ganun, dahil magkakapatid tayo, kakadikit tayo, damay-damay. Kaya nga, di ba yung lahi ni Ham, damay-damay. Wala, lahi ni Japhet, damay-damay. Lahi ni Shem, damay-damay. Kasi magkakapatid tayo. Kay Noah tayo galing. Na si Noah naman, galing naman kay, i-trace na naman natin, na babalik na naman tayo kay Adan. Si Adan, nagbigay ng hininga kay Adan, si Almighty Father. Yung hininga natin galing kay Almighty Father. So, magpapasalamat tayo kay Almighty Father sa buhay na binigay niya sa atin. No? Kasi, baka sabihin, ay, bakit tayo binigyan ng buhay? Ganyan lang pala, mahirapan. Magkakaroon nga tayo ng chance. Okay? Magkakaroon tayo ng chance to rule with Jesus in heaven. Yun ang laging babalikan natin sa heaven. With Jesus Christ, with the Almighty Father. Kahit, babalikan ko na, kahit yung sa mga maraming Christian denomination, di ba? Tsaka religion, di ba? Ang tanong ko lang, bakit tayo naghihiwa-hiwalay? Bakit hindi tayo magsama-sama? Bakit? Sana magsama-sama tayo.
Kasi gusto ni Almighty Father yung sama-sama yung mga anak niya yung nagtitiwala kay Jesus Christ. Kasi minsan, iba-ibang denominasyon yan, hindi tayo maniniwala dyan, ganyan yung mga denominasyon na yan. Gina-judge natin ibang denominasyon, ibang simbahan, tawag kasi yung simbahan, ibang organisasyon, gina-judge natin, ibang reliyon, gina-judge natin. O ganun. Dahil, magkakapatid tayo, pare-paro tayo naniniwala kay Christ, kay Almighty Father, sa Holy Spirit. Pero susundin natin yung nasa Bible, ha? Ma-explain pa natin ano yun, ng malalim yun, sa mga susunod. Kasi one verse lang tayo ngayon, para ma-clear lang tayo, ha? Ano, tapos na. Tapos na. Thank you sa pakikinig, no? Lagi tayo mapapasalamat kay Almighty Father sa blessings niya sa atin. Nagpapasalamat din ako kay Almighty Father dahil sa pagkakataon na to na mag-share ako sa inyo. Oo, babae ako, nag-share ako sa inyo. Hindi ako leader, ha? Kasi hindi pwede maging leader ang babae. Nag-share lang ako sa inyo. Kasi sa Bible, bawal maging leader ang babae. Oo, hindi ako leader. Nag-share ako sa inyo. Ang leader ko, si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit, sila ang leader ko. Wala akong denominasyon. Wala akong organisasyon, wala akong reliyon. Magbabasa ako ng Bible. Si Almighty Father ang kinakausap ko, si Jesus Christ. With the power of the Holy Spirit. Nagsama-sama tayong lahat ng mga paniniwala kay Christ. Hanggang ngayon pa rin, hinahanap ko pa rin yung mga kasama ko na... may mga kasama ko, alam ko... Hindi ko pa lang sila makita kung nasaan silang lugar. Gano. Alam ko, hindi lang ako iisa. Kasi mag-isa lang. Yung tao, no? Hindi lang ako mag-isang tao. Paano ba to? Hindi lang ako mag-isang ganito ginagawa. Marami. Hindi ko lang alam kung nasaan sila. Kaya pinag-pray ko na makita ko rin sila. Baka hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon... Hindi pa binibigay ni Almighty Father yun yung ngayon kasi pinagpipray ko na makita ko sila. Hindi ko pa rin sila makita, mga kasama ko. Pero sa ngayon, ang leader ko si Jesus Christ kasi Almighty Father. The power of the Holy Spirit. Kaya nag-share ako sa inyo. Thank you. Mahal na mahal tayo lahat ni Almighty Father. Jesus Christ, mahal na mahal tayo. God loves us all, and God bless you. Take care.